Columbia International Food Products. Halo kayo! Tatakotin kayo! Kito! Ibang-ibang karanasan. Sabi, napilisig po yung mga mata niya. Ibang-ibang kapamalakan. Pinakita kong anino eh. Pero wala naman ibang tao. Ibang-ibang katatakutan. Ang sabi nila, nagmumulto kasi. Sa mundo ng takutin. Takutin ko. Ano ako? Magandang gabi sa iyo, Idol! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Takutin Mo Ako! Idol, nakahanda ka na bang pakinggan ang ating kwento ngayong gabi? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Pam. Magandang gabi po sa mga idol natin na taga-subaybay ng Takutin Mo Ako. Tito Pakito, meron pong isang kwento tungkol sa isang black lady na kilalang kilala dito po sa amin na nagpapakita sa kakahuyan malapit sa aming bayan. Kung gusto mo siyang makita, ay pumunta ka lamang sa kakahuyan na sinasabing lugar kung saan ang babaeng ito ay nakatira nung siya ay nabubuhay pa. At sambitin lamang ang mga tagkatagang ito ng tatlong beses at bigla siyang magpapakita sa iyo. Ang mga katagang ito ay Black Lady, Black Lady, ako ang kumuha ng iyong nawawalang baby. Mga idol, ang kwento tungkol sa babaeng ito ay nung siya ay nabubuhay pa, panahon noon ng pananakop ng mga Hapon, ay nagsilang siya ng isang sanggol. Ngunit hindi nagtagal, kailangang umalis ng kanyang asawang lalaki upang makipaglaban. Araw-araw habang kalong-kalong niya ang sanggol, ay iniintay ng babae ang kanyang asawa na bumalik. Ngunit hindi ito nangyayari. Hanggang sa isang araw, biglang dumating ang mga Hapon. Sinasabi sa kwento na inabuso ng mga ito ang babae. At pagkatapos ay kinuha ang sanggol at saka umalis. Hanggang sa nagpagala-gala ang babae sa kakahuyan upang hanapin ang kanyang asawa at anak. Mga idol, ako po si Pam. Matagal ko na rin naririnig ang kwentong ito. Hanggang sa dumating ang panahon na gusto kong subukan kung totoo nga ang sinasabi nilang Black Lady na ito. Kinausap ko ang aking pinsan na si Yoli. Parehas kami 16 years old na mga panahon na yon. At kinukumbinsi ko siyang pumunta kami sa kakahuyan. Sinasabi nilang Black Lady doon sa kakahuyan? Oo, huwag mong sabihin, yayayain mo ako pumunta doon. Bakit mo alam? Ano, tara, puntahan natin. Bahala ka sa buhay mo, hindi ako sasama sa'yo, no?
Duwag! Naniniwala ka naman doon? Eh, kung totoo naman. Sige nga. Eh, kaya nga alamin natin eh. Ay, hindi ako sasama sa'yo. Black lady, black lady. Akong kumuha ng iyong nawawalang baby. Hello, Yoli! Nasa likuran mo na! Hoy, huwag mo akong takutin. Doon lang yan sa kakahuyan pwedeng sabihin. Sige na, puntahan na natin. Ay, sige. Pero hindi tayo pupunta ng gabi doon, ha? Gusto ko, tirik pa ang araw. Oo naman, ano ka ba? Isa rin akong takot. Oh, punta tayo doon, ha? Mga hapon. Sige. Ay, nako. Kundi lang talaga kita pinsan. Dito pa kito, kinabukasan ng hapon ay tumuloy kami ni Yoli. Mga 20 minutong lakaran mula sa kalsada papasok sa kakahuyan. Ay nakarating na kami. Hindi gaanong mainit doon dahil na rin siguro sa malalagong dahon at nagtataas ang mga punong kahoy. Hindi mo maiisip na may nagpapakitang black lady dito, kung totoo man ang mga kwento. Ganda pala dito. Maliwalas. Tambay na lang kaya tayo dito. Huwag na natin tawagin yung black lady. Ano ka ba? Kaya nga tayo pumunta dito. Ano? Ready ka na? Ikaw na bahala. Bumuntong hininga ako. At saka ko sinambit ang mga katagang. Black lady, black lady. Ako ang kumuha ng iyong nawawalang baby. Black lady, black lady. Ako ang kumuha ng iyong nawawalang baby. Black lady, black lady. Ako ang kumuha ng iyong nawawalang baby. Nakiramdam kami ni Yoli. Wala naman kami naramdamang kakaiba maliban sa isang malamig na hangin na biglang dumaan. Pero hindi namin binigyan ang kahulugan iyon dahil kakahuyan iyon at normal lang na may sariwang hangin. Nakiramdam pa kami ng mga 5 minuto. Pero wala naman yata. Oo nga. O diba? Wala naman. So, hindi totoo yung kwento. Baka. O, tara na. Medyo malayo-layo palang lakaran papunta at pabalik dito eh. Bumalik na kami ni Yoli sa bahay. 2 araw nakalipas, mga idol. Habang pinapatulog ko ang nakababatang kapatid ko na si Eloy, meron siyang sinabi sa akin. Oh, Eloy. Sige, tulog ka na, ha? Sige, ate. Pero, ate, pwede bang tabihan mo ako ngayon? Natatakot kasi ako, eh. Natatakot? Eh, matagal ka nang natutulog mag-isa. Ngayon ka pa natakot? Oh, ate. Kasi may babae na nakatayo dyan, oh, sa tabi ng kama ko. Tinitigdan niya ako habang nakahiga, eh. Babae? Ano babae? Oh, ate. Black lady. Tapos, may sinasabi siya, eh. Ano sinasabi niya sa'yo? Tinatanong niya ako, nasaan ka daw? Kasi nasa iyo daw ang baby niya. Sinamahan ko ng gabing iyon si Eloy sa kanyang pagtulog. Hindi ako natulog ng gabing iyon, kundi binantayan ko ang aking nakababatang kapatid. Kung sa bagay, hindi rin naman ako makatulog ng gabing iyon dahil sa takot.
dahil na rin siguro may inaasahan ako mangyayari na kailangan kong harapin. At maya-maya ay nangyari na nga. Mga idol, mag-isang bumukas ang pinto ng kwarto ni Elo. Walang tao, pero ramdam ko ang kanyang presensya. Biglang lumamig sa loob ng kwarto. Alam ko nandito ka. At alam kong ako ang dahilan ba't ka nandito. Patuwarin mo ako sa ginawa ko. Hindi ko alam na totoo ka. Huwag na lang sana madamay ang kapatid ko. Kasalanan ko ang lahat. Biglang sumara ang pinto, mga idol. At nawala ang lamig ng kwarto. Mukhang bumalik na sa normal ang lahat. Yan po ang aking kwento, Tito Paquito. Maraming salamat po sa inyong pagbasa. More power sa programang Takutin Mo Ako. Ako po, si Pam. Inyo na naman napakinggan ang isang nakakakilap at nakakapanindig palahibong kwento